Ang lahat na sermons natin sa Responding God series ay nanggaling yan sa Book of Numbers. Lumalapit na tayo sa panahon ng Feast of the Tabernacles in 2 months time. August, September, October ay Feast of the Tabernacles na. And so, unti-unti nating dalhin ang ating mga pag-aaral towards that event. Dahil yan po ay yung pinakamataas, it's the most festive feast in the land of Israel. Itong Feast of the Tabernacle. At ngayong gabi ay ating pag-aralan ang mga mahalagang bagay tungkol sa Ark of the Covenant. Because the Ark of the Covenant is another symbolism of the incarnation of Christ. Ang inkarnasyon kasi ng ating Panginoon ay hindi lang yung isang event. It's not a one-time event that took place in Matthew 1. Hindi yan. It is an event that had been prepared from the very beginning. Na kung tingnan natin, doon pa lang sa Garden ng Eden, ang pagpatay ng Diyos ng sa Genesis 3, sa dulo, the death of the animals. Kung ang pinatay ng Diyos doon ay isang baka, then kasya silang damitan, dalawa, sa isang baka lang. So ang idea na ang animal doon na pinatay ng Panginoon, ginawa niyang leather clothes para sa kay Adan at sa kay Eva, there was already the symbolism of the righteousness of God clothing Adam and Eve. So there again, you already have the incarnation. Dagdag pa dyan ay yung Genesis 3:15, I will put enmity between thee and the woman. So the virgin birth is already prophesied, and then the death of the animal, the blood. And then as early as sa time ni Noe. Alala natin sa time ni Noe, ark din. 'Yun iba, ibang klaseng ark 'yun. 'Yun naman na ark is 150 by 75. Tatlong story 'yun. 150 feet ang haba. That is 3 times 150, about depende sa cubit. Kung ang cubit doon is yung cubit ni Adan from here to here. Masabi nila, Adan must have been about 12 feet. So that means nga, malaki ang kanyang cubit. So that means from here up to here, ancient cubit. It's 21 inches. Yun ang sabi nila, 21, it could be 26. Kaya malaki din. The ark there was also symbolic of Christ. Yun din ang ebanghelyo Ebanghelyo. So, 8 tao nakapasok sa ark kasama ng mga animals. That one was a physical salvation. Ang lahat na nakapasok sa ark ay na-preserve para na hanggang sa ngayon, patuloy pa rin tayo na may tao, may hayop, at patuloy pa rin ang, kung sabagay, ang isda, hindi na kailangan na ilagay sa ark. Bakit? By the way, the animals in the sea did not have to be saved from the wrath of God. Kaya patuloy. That's why hindi natin alam kung ano nakatagal at ano kanda na yung mga hayop doon sa dagat. Maybe under the sea, we may find some animals dead that are already 6,000 years old na hanggang ngayon ay hindi pa namatay. Sana makita nila yun para malaman lang 6,000 years ng edad nito. Kasi ang pinakamatanda na tree nga nakita ngayon sa buong mundo is 4,000 years old lang. Including our time, balik ka lang 2,000 years. What happened 4,000 years ago? The flood. Pinatay, napatay ang lahat na malalaking kahoy kasi nabuwal ang mundo Tinakpan. Kaya may area sa mundo, pinakinggan ko nga si Hobart kagabi naman nire-review ko yung The Age of the Earth May mga lugar sa mundo na purti kadami talaga ng coal. Because coal, ang coal kasi sa buong mundo ay mga organic yan na mga bagay. It's animals, humans, and plants squeezed
Pagkatapos, nagiging carbon. Kaya dyan ang nagiging, dyan ang diamante. Kung may diamante sa ngayong mga panahon, do not attribute the formation of the diamonds to billions of years. Kasi before the creation, there was no organic thing to become a diamond. Kita mo itong mga marbles natin, minsan makita natin ang marbles pag i-polish nila, minsan parang kahoy. Why? Because some big trees, huge trees became marbles. Dahil sa temperature at saka sa pag-squeeze sa kanila doon sa ilalim ng lupa. That's why yan ay ginawa ng Panginoon, and the saving of the animals and birds was preserved in the ark. Kaya 8 tao sa pananampalataya nakapasok doon. So that's again another incarnation. That's another symbolism of the incarnation. Then alaala natin sa Exodus 20, sa Exodus 12. Anong nangyari doon? Israel was in bondage in Egypt. Dumating sila doon sa panahon ni Joseph. Pumunta doon sila, pinasundo sila ni Joseph at pinasundo sila ni Pharaoh, and they were 70 souls, 70 people. The nation of Israel was represented by this 70. 430 years sila. May dalawang account, may mga historical records sa Biblia. They were there for 400 years. Ang isang record is 430. Alam niyo naman na kung minsan kahit tayo nagsasabi, pwede naman ma-generalize yan because the emphasis is not in the number of years, but in the period that is put there. So mga 400 years, kung ang isang 100 years is 4 generation, that will be 4 times 400 years. Ganong karami ang generation. Kaya from 70, dumami sila sa Egypt, and they were all in bondage. Walang Israelite na hindi bondage sa Egypt. Papanganak ka pa lang, slave ka na. Yan naman talaga ang nangyayari during that time. When you buy a slave, all their children is going to be owned by their master. Kawawa ka. May mga slaves, sinatali pa para hindi makatakas. Ganun ang kalagayan. So another symbol, another representation of God's mercy and grace, ngayong sobra 3 million ka mga tao who are under slavery. They became slaves in Egypt when Pharaoh that knew Joseph died. So hindi lang itong Pharaoh na huli at that time na nagagalit sa kanila, kundi halos lahat na Pharaoh doon ay they become anxious about the number of Israelites that increased. And so, naalala natin ang ginawa ng Panginoon para makalabas sila doon. He did 10 plagues sa Egypt para na makalabas sila. Until finally, the last was the killing of the firstborn. And ito naman niya, imbis na isang tupa ang papatayin ng isang bansa, ito naman ay pinatunayan naman ng Panginoon na pamilya-pamilya na ang kanyang ligtasin. At hindi, ang balak ng Diyos ay hindi patayin ang buong pamilya, patayin lang ang panganay. God has His own way of revealing His things, His program, but itong maraming tupa. And so if you have... Actually, sinasabi nila nga 3 million ng Israel na lumabas doon, that is only, kasi 700 or 800,000. 800,000 ang men ang lumabas, 800,000 na adult men. Now, kung may 800,000 na adult men, ilan kaya yung adult women? Hindi naman ang lahat na women ay may asawa eh. So may mga adult. Pag ang adult men noon, pag 30 ka eh, ang adulthood noon nga, 30 ang ano nila, adult ka na pag 30. Kaya ang bibilangan nila, ganyan eh. Okay, so adult men, 800,000. Adult women, ilagay din natin, 800,000 din. Bawat isang pamilya may ano lang, 4 na anak. Kasi yan sila, wala family planning yun eh. Iko magtagdusi kada isa ka pamilya. 800,000, ilagay mo na lang.
I-multiply mo ano by 3, kundi 3 million na, plus the original 1.5 million. So ang sabi nga ng ibang Bible scholars, when Israel got out of Egypt, there were 3 million to 5 million of them. Kasama pa yung mga babies niyan. Biro mo yung karami na paalisin mo sa Egypt, and their going out of Egypt was represented by their obedience in killing a lamb, one lamb per family. Di ba, instruction doon sa kanila eh, kung maliit lang ang pamilya mo, hanap ka ng isang maliit na pamilya, pagkatapos mag-share kayo sa isang tupa, kasi hindi nyo maubos yun eh. Lamb of the first year. Ang lamb po, ang kambing o lamb, ang lamb din sa sheep, yan po ay namamature yan, 6 months lang. Adult na yan. So, 6 months to 1 year ang edad. There again is another incarnation, another symbolism of Jesus Christ. Ang pag-sacrifice din ni Abraham, of course earlier than this, ang pag-sacrifice ni Abraham, sinubukan siya na i-sacrifice, hindi rin tinanggap, hindi rin tunuloy ng Panginoon si Isaac na i-offer. Why? Because hindi pwede yun na ang offering ni Abraham ay human being. Kaya pinalitan ng Panginoon yung pinalitan ng Panginoon si Isaac, pinalitan ng tupa. At ang tupa yung pinatay. There again is another substitute. That the lamb there, Christ was symbolized by the lamb. He was not symbolized by Isaac. Hindi pwede magiging symbol si Isaac ni Jesus Christ. May asawa si Isaac. At saka tao siya. Eh kung si Isaac yung hindi natuloy, hindi napatay, wala tayo kaligtasan. Okay? So, hindi yun. Kaya lang kung minsan sa ating excitement, mga scholars, excitement, nakita nilang naging offer, hindi natuloy eh. Kaya it cannot be the sacrifice, hindi substitute. Okay, now ngayong gabi, ay kahon. Dati sa panahon ni Noe, daong ang symbolism ng incarnation. Ngayon, kahon. Ang Ark of the Covenant is only 2 feet. Ganon lang yan eh. Mga ganon lang, kulang-kulang yan. Yan, dagdagan mo yan mga 4 inches. Ganon. Pagkatapos ito, 2 feet. Tapos, dagdagan mo yan, mga 4 feet. So, 4 feet, ito, daw 4 yan. Ito 4 yan. Pero 2 feet lang ang niya. Then 2 feet ka baba. Ganon lang ang ark. Hindi yung malaki. Kaya may mga tao na paano daw mabit-bit yung ark ng 4 na tao samantalang kalaki-laki ng ark ni Noe. Wala, ignorante. The Ark of the Covenant was 2 by 2 by 4. Maliit lang yan. Tapos dito sa taas ay may mercy seat. May covering yan dyan. Tapos may nilagyan ng 2 cherubim. Na 6 ang pakpak doon. So kung tingnan natin ito, siguro gagawa tayo ng replika ng Ark of the Covenant. Kasi mahalaga yan na simbolism ng presensya ng Diyos sa Israel. And that's what this is all about. Hindi sila pwedeng magbiyahe at magalis sa kanilang lugar kung hindi ang Ark of the Covenant ang ilagay doon sa harap. All the time. Where can you find 3 or 4 or 5 million people walking through the wilderness? Walang tindahan na mabilihan ng pagkain. Talagang journey lang sa desert. Na kung hindi pa naman ang Panginoon kasama nila, paano mo mapalakad yun, mga tao? And hindi lang isang taon eh. 40 years sila kaikot-ikot pagkatapos sabihin mo nga hindi sila tulungan ng Panginoon. The presence of God was very clear. 4-5 million people walking through the wilderness sa desert, mapatay ka na sa init sa disyerto. And yet, we do not hear of anybody dying in the wilderness of hunger or thirst or heat stroke. Wala. May mga napatay doon because God judged them. May mga naparusahan doon na nag-earthquake lang tapos nahulog sila sa papunta impierno doon diretso sa ilalim sa mga bulkano.
May mga times naman na kinagat ng ahas, cobra, nagagat sa kanila, na namatay sila. May mga tao naman na talagang pinatay ng sword. May mga tao naman na napatay dahil nang sinabihan sila ng Panginoon na huwag na kayo umakyat dahil nakinig sila sama-sama na dito rin yan sa Numbers. We're going to be looking at that sa Numbers 12 na hindi sila nakinig. They went up and then they assumed that they were going to fight against the Canaanites and they died. Two chapters from here or three. Okay, now ngayon, ang Ark of the Covenant was a box. And that box was made of shittim wood. Ang shittim wood ay isang klase na kahoy na hindi mabulok kahit ibabad mo sa tubig. Yun ang description ng Bible Dictionary. Shittim wood is very resistant to water. It is also resistant to sun. Resistant siya sa elements nga maka-oxidize. Ang siminto nga, after a while, ang siminto, pabayaan mo lang dyan sa ilalim ng araw. Minsan, mag-crispy pa nga yan eh. And so you have made of shittim wood. And itong shittim wood na ito, hasta yung mga cherubim nga nakatayo, nakaupo dyan, nga ang kanilang dalawang pakpak ay nakamit ganun. Dalawang pakpak, natakpan yung kanilang kanilang mata, ang mukha. Dalawang pakpak nila ay nakatabon sa kanilang paa nga nakaluhod. Until now, wala pa ako nakita ng picture ng Ark of the Covenant na eksakto ang artistic representation. All the Ark of the Covenant na ginagawa, dalawang pakpak lang ang nilalagay. Bakit hindi nilang kumplituin yon? Kaya tuloy, akala natin yung cherubim dyan at saka cherubim na nakaupo dyan ay dalawang pakpak lang. Now ngayon, kung magpa-drawing tayo dito, lagyan natin ito dito, ano naman sabihin ng mga tao? Yung presbap talaga na nanaginip yun. Bakit naman nga tinakpan yung mga mukha ng mga yan? Because cherubims and seraphims have six wings. Nakita lang natin yung mga seraphims at cherubims doon sa Ezekiel 1, nga apat lang ang pakpak. Natabunan ito, ito nga, hindi nga natabunan eh. Natabunan yung kanilang ang katawan, pagkatapos, imbis na ito natabunan din, pagkatapos, ang pakpak dito, imbis nga maglipad, ay ginawa na wheels. Nakadikit pa, so limitado ang kanilang movement. That's also the picture of Jesus Christ incarnate during His mortal life. Siya ang lion of the tribe of Judah, siya yung servant of God na lamb, siya rin son of man, and then he is a son of God, eagle, yung kanyang mga ulo. But they are all connected, talking again about the gospel of Christ, incarnate ni Jesus Christ. So kung mag-move sila, yung apat, dalawa na, isa nakaharap doon, isa nakaharap dito, isa nakaharap doon, isa nakadikit sila lahat. Para silang isang makina na hindi maintindihan ni Ezekiel. Kaya hindi rin maintindihan natin. That is a very difficult picture of the incarnation of Jesus Christ. Kung pupunta sila doon, yung dalawang nakatakilid ay gumaganyan. Patingin doon, ang isa nakaatras. Pag pumunta doon, ang nakaharap doon naman, siya pupunta doon, itong nakaganon, nakaganon lahat. Nakaganon, limitado. That same picture is presented doon sa Revelation 4, nga doon na sa langit, the four beasts. Ganon din. Cow, ang isang ulo. Ang isang ulo ay eagle, ang isa ay tao, at yung isa ay yung lion. The same. But because doon na sa langit, kumplito na sila doon. Yung kanilang pakpak, anim. Kumplito na. Wala na limit. Ibig sabihin, hindi na siya limited by the flesh. Yun, kasi basta may mga pictures na ganun, it's talking about Jesus Christ, you have to find the meaning. Bakit dito siya sa mundo, ganun ang lakad niya. Pagdating doon sa langit, is already resurrected, glorified, and so hindi na siya limited. The glorious picture of the Lord Jesus Christ. So yung gold yun. Tapos may golden mercy seat.
Ang mercy seat ay diyan winiwisik yung dugo every day, every time na may atonement. Sa Leviticus 11. Atonement yun. Doon sa, hindi, 11. Leviticus 18. Atonement. Diyan winiwisik sa mercy seat. Because the mercy seat represents the presence of God forgiving His people. Forgiving His people. Without the Ark of the Covenant, there is no forgiveness. Without the Ark of Noah, there was no salvation for man. Naubos ang tao. Without the sheep dying in place, without the sacrifice, a substitute, nobody would have been forgiven. Kaya andyan na lahat ng Ebanghelyo. So, the shittim wood was overlaid with gold. Kaya mahal yun. Biro mo 2x4 by 2x2 by 4, punuin mo ng gold. Kaya lang, wala ako sang nakita nga wood na gin-overlay ng gold. Eh, siguro, mas magaling sila noon sa panahon nila noon. Kasi sa atin ngayon, para nga mag, para na magtubogan ng gold, kailangan ang gold, i-melt mo pagkatapos i-sausaw yung ang gold-plated. May nagbigay sa akin dyan nga keychain. Sabi niya, taga Singapore yun eh, when he met me here. Binigyan ko siya ng aking libro. Sabi niya, let me give you one of my keychains also. Singapore. Gold. Gold-plated. 19 carats. Tago-tago ko, baka ilagay mong keychain mo, baka mawala. Ayan, tago ko. I-reserve ko yan. But, ang ganda nga may gold eh. Si, yung mga tao nga ngayon eh, sino yung play, yung runner nga mabilis din, hindi si Jenner. May isang itim eh. May isang itim nga runner nga nataga, si Johnson ata yun eh. Sa sa Canada naging suspend din because kita may drugs. When he ran the 100 meter dash, grabe ang ginto dito, nagatakbo siya, ang laki-laki ng ginto dito nga. Yung Ark of the Covenant is overlaid with gold. Kaya hindi yun pinalipas ng mga Babylonians eh. When the Babylonians came and destroyed the temple, dinala ni Nebuchadnezzar yung gold na yon. At siguro, ka-enjoy talaga sila kabit-bit noon eh. Sige sila bit-bit, sige siguro. Ginto ni Brad. ginto. Biro mo ginto rin yung dalawa dito. It's a very valuable piece of equipment and yun ay type yan ng incarnation ni Jesus Christ. His life was perfect. Ang iya body, in other words, he was not conceived in sin and by sin. Hindi katulad sa kay David na sabi niya, in sin did my mother conceive me. Hindi yan masabi nga si Jesus, in sin, Mary conceived me. Why? Because even if Mary was a sinner, the body of Christ was specially prepared without a human father. So, mahalaga yung kanyang body, twofold nature. He had a humanity, humanity that was not affected by sin. And he also had the divinity that had not fallen into sin. Yun ang nire-represent ng Ark of the Covenant. Itong akin na dinadala dito ay galing ito sa Handfuls on Purpose. Kaya ako natutuwa nitong Handfuls on Purpose because may mga magagaling din mala na mga tao na talagang hanggang noon pa ay tama na ang kanilang representation. James Smith ang ano nito eh, yung main author nito. Although marami din siyang mga Bible scholars na kasama din, but he was the main contributor sa Handfuls on Purpose. Kaya ngayon, nire-recommenda ko yan eh sa ating mga pastors na kumuha sila because this was written before liberalism became strong in the world. Liberalism, lumakas pa lang yan, mga 1800, 1900. So, Christ, ang laman, no? Punta tayo sa laman.
Ang laman ng ark na yon ay una is the two tables of the law. Nalaala nyo yung unang tables of the law na binagsak ni Moses. Hindi na yun pwede ilagay doon dahil giniling niya yun eh. Ginpowder niya yung dalawang ano na yun at pinainom. Pinainom sa mga Israelites. Kulang pa yan sa 3 milyon na kape. Dumidami ata yun. Dinurog. Ang hirap ata noon eh. Basta, intimpla nila, ginawa na kape at pinainom sa lahat ng mga tao nga nagsamba doon sa calf na yun. Palagay ko, hasta si Aaron pinainom eh. Pinainom, sabi ng Panginoon, painom mo. Si Miriam, nag-inom din. Lahat, pinainom. Ang hindi lang nag-inom, si Moses at si Joshua. Kasi sila iya, wala doon eh. Kasi Joshua was the one who said, bakit ang ingay doon sa baba? Ay tinanong ng Panginoon, sabi ni Moses, sabi niya, it's not a sound, it's not a noise of victory in war. It's a noise of worshiping, people worshiping a calf. Go down. Kaya binagsak yun ni, pinainom. Pinaakyat naman siya ulit ng Panginoon para bigyan siya ng Xerox ng Bible na yun. So imagine, ginawa ng Panginoon 2 beses para lang sa Israel na mabigyan sila another chance. Kaya nang bumaba si Moses, yung kopya na yun na ginawa ng Diyos para sa kanya. May controversy yan eh, because ano ba ang nilagay doon sa loob? It cannot be the original. Tapos sabi nila, may kopya pa yun eh. Pwera pa sa binigay sa kanya ulit na bago si Moses. There is also an evidence na si Moses, nagkopya din siya ng kanyang sarili. Para na yon ang kanilang palaging basa-basahin. Kasi, nang natapos ang Ark of the Covenant, yung binigay ng Diyos ay nilagay doon sa loob. Hindi na nila mabuksan-buksan para, thou shalt have no other gods before me. So, ang binabasa nila ay yung kopyang ginawa ni Moses. Yun ang sabi ng, how do you reconcile 3 copies of the law? Ganon kahalaga ang batas ng Diyos. Ang nasira, pinalitan ng another original na binigay ng Panginoon pagkatapos may kopya pa. Kaya nga kanina nag-download ako ng Bibles, may nadagdag naman ulit na Bible sa eSword. Ang Bible na original 1611 na hindi mo maintindihan ang English. Mga spelling sa English, mga hymn. H-I-M-M-E. Ganun na mga spelling na hindi mo intindihan. Kaya ang ginawa noon, kaya tama yung sabi nila, ng original na King James ay hindi yun na yung English sa ngayon. Yung dati pa na English. Katulad niya kay Tyndale, kay Wycliffe na mga English. Pero sa kanilang pag-print na niyan, sa panahon ni Martin, sa panahon na ang may printing na, 1611, ay kanila, yung common na English naman, yun na lang ginawa nila. They did not change anything. They did not retranslate. Ang ginawa nila ay ilan na lang ang spelling na dati nga ancient, ilan na lang ginawa sa ngayon. Kaya ang man pa rin yun. There is no revision of the King James Version. Kaya ang 1611 na yan is a faithful copy of the traditional text. Okay, isa pa. So, ang Bible dun sa loob. What man and Israel had broken was restored by God and it was kept in the covenant, Ark of the Covenant. And the Ark of the Covenant, which is a representation of Jesus Christ, doon sa loob, yon ang batas ng Diyos. He has kept it. Biro mo yan ka ganda na representation ito. So, I like this because as we move along, ay atin ikonekta ito sa birth ni Jesus Christ. Hindi ko pa na-review, but I'm going to look at the schedule of the feasts sa Israeli Embassy itong 2015. Kasi kung gusto mo makita, doon gunin mo lang israel.com pagkatapos hanapin mo ang kalendaryo nila sa mga feast. Para malaman natin kung kailan ang Feast of the Tabernacle. Okay, ano pang nilagay doon?
tables of the law, golden pot of manna. Doon nilagay din. So sabi ng Panginoon sa kay Moses, gumawa ka ng golden pot. Pagkatapos kukuha ka ng manna, isang morning when the manna is there, basta nilagay doon sa loob ng pot na yan, sinarahan, pagkatapos nilagay doon. A symbol of the bread that came from heaven. Sino ang bread that came from heaven? Manna is again Jesus Christ. Incarnation pa rin ng ating Panginoon. Of course, alaman natin na yung ordinaryong mga manna doon, pag maiwanan yun, when the sun comes, it melts. And then if it is maabutan ng overnight na hindi matunaw, nagiging uod. I'm not going to anymore imagine what happened to that bread no manna inside. I cannot imagine na yun ay nagiging uod forever. So, we will not go beyond the representation. It is sufficient that ang nadala doon, ang natago doon, is still Jesus Christ. Incarnation pa rin. Okay. Ano pa? Kayo, ang tagal-tagal nyo na dito sa Project 6, Akala ko nakinig kayo kay Pastor Urmeo. Ano pang laman doon? Josie, nalala mo? Ano? The what? Tungkod ni Aaron. Aaron's rod that budded. Biro mo, almond. Grabe naman yung rod na yun. Nagiging ahas yun sa Egypt. Pagkatapos ngayon ay kinain pa, taba na yun. Biro mo lahat ng mga serpent doon ay ikinain ng rod ni Aaron. Hindi nagamit ni Moses ang kanyang rod kasi sige disayre. Kaya ang kay Moses rod yung ginawa ng kinakausap ng Panginoon. But when they appeared to Pharaoh, it was Aaron's rod that was used. Kasi siya ang spokesman. Okay, so it budded there. It was a representation also of a resurrection. Biro mo patay na yung rod na yon. And it also affirmed the calling of the Levites that they are going to be the servants in the temple. Sila ang magiging priestly line. And Christ became a priest. Not under Levi, but Judas siya nang galing under Melchizedek. Pero yung rod doon na nagtubo sa loob at kinuha yun because you know the story. Nag-away-away sila, palakasan, dahil mga tao naman nagsasabi, bakit si Aaron kag si Moses ang pari-ari dito? Bakit? Di ba lahat tayo pantay din? Kaya nagalit ang Panginoon, sabi ng Panginoon, patunayan mo Moses sa kanila. Ang pagtawag ko sa kay Levi na magiging priest, magiging line of priest. That is my choice and they should not begrudge it. Hindi dapat nila yan na ipasama pa, Diyos pa may kasalanan. So let all the tribes of Israel and their leaders bring their own rod. So dinala nila lahat yung mga rod, so there should be 12 rods ng mga baston doon. Sa harap ng tabernacle, pinasok ng Panginoon ni Moses doon sa inner court, doon sa loob. Pagkatapos sabi niya, overnight, tingnan natin kung kanino rod ang magtubo. All of these rods are all dead already. Patay na eh. And yet the next day when they opened, behold, Aaron's from the tribe of Levi ay nagtubo, nagbad. So again, yon ay nilagay doon sa loob. Now, hindi na natin alam kung saan yung ark ngayon and it is irrelevant because kung mawala man yan, gagawa naman lang yung Hudyo niya ng bagong ark ya sa tribulation period because that's going to be reconstructed sa tribulation period. Israel is going to make another Ark of the Covenant or kung ma-retrieve nila yan kasi may mga tao nga dinala daw ng anak ni Sheba kasi si Sheba na panganakan ni Solomon, naanakan daw ni Solomon,
at saka lumaki siya sa palasyo, tapos dinala niya daw ang ark doon sa Ethiopia. Tapos hinahanap, andun daw sa Ethiopia. Yun ang hanapin para ilagay sa tribulation period. At saka nalagay sa libro, pininiwalaan naman ang buong mundo, including tayo dito, nabasa ko yun, na ang Ark of the Covenant. You do not have to find the original Ark of the Covenant. Nawala na yun. Matagal na yan ilangin kuha yung... Ikaw pa naman makakita ng Ark na puno ginto, tapos may ginto na pat. Kung may laman na mana yan doon, i-mumalang yan, itapon ang mana. At saka kung mayroon doon rod na nagbad, patay na rin yung rod na yan, ang bad na yun eh. Siguro baka ginputol-putol na rin yun, ginawa naman na baston ulit. Irrelevant yan. Why? Because Christ already came. Pagdating ni Kristo, anak siya ni Maria, sa laman, pagkatapos pinako sa cross, that fulfilled the Ark of the Covenant. Okay, so we have the Ark of the Covenant. Yan po ay covenant ng Panginoon sa kanyang mga tao. At all of that was fulfilled. Then, because the law, God's covenant with the people, which they had broken, was here safely kept and greatly honored. Then His covenant with them was in the ark. Now His covenant with us is in Christ. Hindi na natin kailangan hanapin yung ark na yon. We do not even have to look for Noah's ark anymore, kasi sa ngayon, mga archaeologists, marami na ang nakakita ng fragment ng Ark of the Covenant. Sobra na 50 ka-arks. Ark ang kanilang ma-assemble sa mga nakita nila doon sa Mount Ararat. Na mga Ararat pala. Ang Ararat pala ay sa Pampanga. So, doon nila nakita yung mga fragments of the Ark. All have sinned, but all that the Father hath given him shall come to him. Diba? O, nobody comes to me unless the Father draws him. Ginagamit niya ng mga reform na lahat na nabigay sa kay Jesus ay yung gindraw ng Father. Pero ang tanong, anong ginagamit ng Father to draw sinners? Ito, yan ang ginagamit para mag-draw. Pag hindi ka sumunod dyan, hindi ka ma-draw. Pag hindi ka susunod dyan. So God uses the gospel to draw men to Jesus Christ. And when they are in Christ, they are kept in the covenant of God. Okay, ang posisyon ng ark na ito, palaging sentro. When they camp, this ark is inside the Holy of Holies. Doon sa tabernacle. The tabernacle itself is a symbol also of the incarnation of Jesus Christ. Ang covering yan, badger skin. Ordinary. Tapos may division sa gitna. Holy place, Holy of Holies, doon yung Ark of the Covenant sa labas, is the outer court na mayroong brazen altar. And every day, doon sa labas, is my sacrifice. And all of the sacrifices was pointing to the Lord Jesus Christ. But when, sa sentro sila pag mag-camp, tatlo ka tribo dito, tatlo din doon. So all the tribes that camp, 3 million sila or 4 million were all camping with the tabernacle in the middle, and all the priests are around. So ang lahat na Levites, they are assigned tent sila palibot because they are the ones doing the offering. They are all around. Okay, but when they move, pag sinabi nila, kumag-camp sa gitna, but when the cloud above moves, then they will have to move. Kasi ang kanilang commander galing sa langit. Okay, paggalaw ng clouds or fire, that clouds, by the way, is also the fire that lights by night. Yun ang convertible na, no? Yun ang tinatawag na inverter. Kasi kung araw, clouds, to parang 3 million people will be under the shade. Pag gabi naman, 3 million people will be under the light. Kaya libre sila 40 years. Wala bayad-bayad sa Meralco. Mayroon silang sariling heater. Kaya sa lamig sa disyerto, hindi sila mamamatay. Sa init sa araw, hindi rin sila mamamatay. That cloud is also symbolic of the Lord Jesus Christ. Lahat na yan eh. Kaya ang
tabernacled with us. God tabernacled with us. There is no reason why you should separate the birthday of Jesus Christ with the Feast of the Tabernacle, because lahat na ito is pointing to that event. Okay. And so ang purpose niyan is going to be a resting place. Doon tayo nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Doon tayo nakatayo ngayon sa justified because of Jesus Christ. The power that was in it, presence of God was also in it. So the presence of God. Without His presence, it was only so much dead weight. Kung hindi itong Ark of the Covenant, if it did not represent the presence of God, sayang lang sa bit-bit ng bit-bit niyan everywhere you go. Eh, may mga tao na Bible ang laki-laki, sige naman bit-bit-bit-bit. Nagsakay ako sa truck na doon ginagamit ngayon sa ano, sa Halahala. Aba, sa harap ng driver, may Bible doon na nakalagay. Kitang-kita sa pulis. Kitang-kita. Mag-drive ko, may Bible nakalaki. Hindi ko alam kung bakit nilagay doon ni Sydney yan. Baka pang-anting-anting niya yan na hindi, kung nilagay mo man Bible para mag-dekorasyon doon, mabuti sana kung kinukuha mo yan, mag binabasa. Ganon din yan eh. Useless is any symbolism or representation if it's not here in the heart. Okay, so in the ark, the power in the ark was represented the presence of God, sa Old Testament. Victory, although one time natalo na rin sila dahil kuha-kuha nila dyan, tapos ginawa nila na anting-anting laban sa Philistines. Kinuha tuloy ng Philistines at tinago doon sa kanilang camp. Buti naman, dahil pinatunayan ng Panginoon noon na hindi, wag mo biru-biruan yung ark na yan. Kasi pagising nila sa umaga, ang ila Diyos-Diyosa nahulog, natumba sa harap ng ark. Kaya sabi na, siguro nag-earthquake lang. Ilagay natin ulit. Buo pa, kasi ang unang natumba, buo pa eh. So pinatayo nila ulit. Tapos, testingan natin kung bukas ay talagang ano. Kasi kaduda din sila na baka dahil sa Ark of the Covenant doon sa Philistines, andyan sa 1 Samuel 6. Kinabukasan, nahulog naman. Pagkatumba, putol ang ulo, putol yung mga kamay at paa. Hindi na nila mapatayo. Sabi nila, delikado na to. May kwan yan, may anting-anting. Kaya tinawag nila lahat nila mga priest. Sabi nila, anong gawin yan? Ay, sabi nila, isuli nyo yan. Ubus kayo patay dito pag hindi nyo ano yan. Suli. So ginawaan nila ng, naalala nyo, ginawaan nila ng karwahe. Nagpagawa talaga sila ng karwahe. At dahil wala sila instruction, okay naman eh. Ginawa nila, nilagay doon yung ark. Pagkatapos, nilagyan nila ng mga mais. Kasi ang ark doon, na-cancer sila, ang mga taga-Philistine. Nagtubo yung mga cancer dito, mga tumor. Lahat sila tinumor doon sa Palestine. Sabi nila, ang tumor na yan, galing yan dyan sa ark na yan. Isuli nyo yan doon. Hindi yan natin. Pagkatapos, nagkuha sila ng mais, gold, ilagin na ginawa. Pagkatapos, sampo na yon representing the 10 princes of the Philistines. At ilagay natin yan dyan sa ark para i-appease natin yung Diyos ng Israel. Pagkatapos, isuli natin yan. Pero sabi naman ng mga tao, paano natin malaman yan na Diyos ang magsuli yan doon dahil ang layo-layo ata noon eh. Paano malaman yan ng baka na magpunta doon sa Israel? So sabi nila ganito, para matesting natin, kuha tayo ng baka na may anak. Pagkatapos ang anak, atin itali dyan, dito itali natin yung anak. Tapos ang nanay, atin ilagyan yan. Tingnan natin kung maalis yan. Kung kayo nag-aalaga ng baka, walang baka nga mag-alis sa kanyang anak pag ang anak nga itali mo sa akasya. Hindi yan iwanan ng hindi iwanan niya ng nanay. Sabi nila, pag ang nanay na ito, diridiritso papunta sa Israel. Ang ibig sabihin,
Diyos talaga ang nagpadala sa atin ng tumor. Kasi ang tumor, ila, nagawa din sila ng tumor din na example nito. Ginawa na nila gold kasama sa mais, tapos pinadala to pure gold lang. Ginawa nila yan para maapis ang Israel. Nang nalagay nila doon, yung bata doon, sabihin ng bata, Alam mo yung ginawa? Nang binitawan nilang baka, nagakanta pa. Praise God from whom all blessings. Kumakanta yung baka, aba. Kumakanta ang baka, papunta doon. Pauwi sa Israel, tuloy-tuloy. Wala lingong, gasigi iyak yung bata. Pabayaan lang ng nanay. Why? May nagasakay doon. Diri-diritso. So the presence of God was in it. Victory was in it. Blessings was represented by it. Ano ngayon ang ating response? Ibaliwala natin yung incarnation ni Jesus Christ. Pag hindi kayo tumanggap sa kay Kristo Jesus, kaya ebanghelyo ang ating tinuturo dito dahil without the gospel of Christ. Let us pray. Father, we thank Thee because of the lessons that You have given us tonight from the Ark of the Covenant. We know that without Christ, we will all go to the lake of fire because we have sinned, come short of Thy glory. But because of Him, we are now secured in the hands of the Father, in the hands of Jesus Christ as our mediator, and by the power of the Holy Spirit who is indwelling in us. Thank You, Father, for revealing to us Thy truth, and we are here to defend this truth until the end. We depend upon You for more wisdom to correct things that needs to be corrected, to expose errors that needs to be revealed, and also that needs to be attacked, and so that we can identify what is true and what is false from our teachings in the church. Thank You, Father, for the guidance that You have given us through the years. Kahit yung mga pag-correct sa mga traditional errors, maliliit man lang yan, but alam namin na kahit maliliit ay dapat aayusin sa buhay namin because You are a God who has revealed even the details of Your truths in every doctrine that You have put in Scriptures. So tonight, we are here again to submit our lives to You for constant Christian education and constant service for Your glory in Jesus' name. Amen.